Hello mga ka-sweet and welcome back sa ating channel, My Sweet AJ Vlog. Ang ating pong video for today is all about YouTube help. Ano ang gagawin nyo kung na-demonetize ang channel nyo because sa dahilang na-reuse content po kayo. Actually, this is a follow-up video doon sa isa kong video about reuse content. Tignan nyo na lang po yan, yung mga nagnanais na panoorin yun. So, let's go. Puntahan natin yung presentation. So, mga ka-sweet, nandito na po tayo sa first slide ng ating presentation about yung na-receive ninyong email from YouTube na kung bakit yung channel ninyo is no longer eligible to monetize. No? So, ito po yung mga nakakabigla. No? So, minsan eh, nakakapanghinaan ng loob, bakit na-demonetize yung channel nyo? So, iniisip natin na ang tagal-tagal ko ng monetized channel o ang tagal-tagal ko na sa YouTube Partner Program, pero bakit after how many months or years na-demonetize ako? Kasi po, ang YouTube, no, their group of specialists, constantly po yan, reviewing our videos, our contents. Kung saan, kung may nabaviolate tayong mga guidelines o mga terms and conditions. Kasi yung iba, iniisip nila na once na ma-monetize sila, they can upload everything they want without repercussions, no? O hindi sila mahuhuli ni YouTube. Constantly, the group of reviewers or specialists from YouTube, no, lagi nilang ginagawa yan. Lagi nilang, minsan random check yan. Pag natama ka sa random check, hopefully, wala silang makitang violation mo sa terms and conditions and guidelines. No, marami po kasing guidelines sa YouTube, no? Hindi lang yung YouTube program policies, kundi may community guidelines, may AdSense policies, may YouTube terms and conditions. Ang daming dapat basahin. So, pag nakatanggap kayo nito, nako, huwag po kayong panghihinaan. Basahin nyo muna yung message niya, no? And then, merong pong advice dyan, sabi dyan, as of today, your channel is not eligible to monetize and you will not have access to monetization tools and features. Please go to your monetization page to read more about the specific policy or specialist flag. Ibig sabihin, para malaman nyo kung ano yung na-violate nyong policy, no, puntahan nyo yung monetization page ninyo. So, wag po kayong, ulitin ko, wag po kayong panghinaan ng loob dahil makikita nyo naman kung ano yung severity nung policy na na-violate nyo by going through your monetization page. So, how do you go to your monetization page? Log in kayo sa inyong YouTube studio and then dun sa puntahan nyo yung dollar sign sa left side ng inyong bar dyan o yung taskbar. Okay, let's go to the next slide. So, what this means for your channel? Even though your channel is demonetized o nawala ng kakayahan para kumita, unang-una, pwede pa rin pa kayong mag-upload, mag-edit, o mag-delete ng videos ninyo. So, magbasa, mag-respond sa mga, or moderate your comments. Punta kayo sa analytics ninyo, and get best practices and strategic advice from Creator Academy. Pwede kayong magtunong doon. Or connect to other creators in the YouTube Help Forum. There is no change to how your videos are promoted in our search and recommendation systems. Walang pagbabago. Kasi hindi naman tinerminate ni YouTube yung channel nyo. Tinanggalan lang kayo ng kakayahan ma-monetize yung mga videos ninyo. No? So, hindi kikita yung channel ninyo. How to monetize again? Ayan. To reapply for monetization, you should start by going to the monetization page. Ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo, by going to your YouTube studio and click that monetization page symbol, yung dollar sign, no, para malaman nyo kung ano ang dapat nyong gawin.
So, ito po yung mga gagawin nyo. In 30 days, you'll see the option to reapply on the demonetization page, blah, blah, blah. And then, take note on this red rectangular na inano ko dyan, na in-specify ko. Please also note that standard YPP eligibility criteria of 4,000 public watch hours and 1,000 subscribers will continue to apply here also. Just in case. No? So, pagpunta nyo doon, ito yung itsura ng monetization page nyo. Look at the left side, di ba meron dyan yung dollar symbol? Ito po yung dahilan. Dyan yung makikita kung ano yung dahilan. Kaya nga di ba sabi ko kanina, ang isa sa dahilan ay itong reuse content. Marami pong umiiyak dito, no? Tatawag sa grupo ng nomads, lalong-lalo na doon sa kasama namin, no, na, oh, CC, na-demonetize ako. Bakit? Eh, kasi reuse content. Bakit ganun? Eh, ang tagal-tagal ko na sa na-monetize channel, bakit ngayon lang? Eh, unang-una, sabihin ko sa inyo, it's your fault. Bakit ka kasi kumuha ng mga videos na hindi naman dapat sa'yo? Diba? Isa sa mga patakaran ni YouTube na when you join the YPP or the YouTube Partner Program is for you as a creator to create an original content. Kailangan original content. Huwag kayong manguha dyan ng nakita nyo lang na viral video and then in-upload nyo sa inyong channel without creating significant change doon sa video na yon, ay okay na. Okay lang yan hanggat di nare-review ang channel ninyo. But once na-review yan, o di kaya nakuha ng original, nakita ng original uploader yung video niya na nasa channel mo, pwede siyang magreklamo sa YouTube at ipa-take down yung video na yan or mag-file siya ng copyright strike sa iyo. Depende doon sa video na kinuha mo. Kung wala man lang ganon, ang gagawin lang kung walang nag-a-appeal na owner doon sa video na yon, no, YouTube will give you a chance to do this. Ito yung sinasabi ko, what to do. Diba? First is appeal or reapply. Diba ang sabi niya, dalawa yung option na yan. Appeal or reapply. Ang option number one is appeal by sending a video. If you think na ang YouTube ay nagkamali, no, send a video telling us why. No, and then they will review your video and they will get back to you within 14 days. Only choose this option if you have not deleted any videos since your channel's application was rejected. And then bibigyan niya kayo hanggang kailan kayo pwedeng mag-appeal. On this one, by appealing your video, sabi niya, gagawa kayo ng video. Ito po yung how to appeal. Paano kayo gagawa ng appeal? No? Hindi ko na po babasahin yan. Ang sabi lang dyan is gumawa kayo ng video, i-public mo. At i-attach mo, i-submit mo sa kanila. No? Ito yung video appeal guidelines. Ano yung format? No? Video only. Less than 5 minutes long. Unlisted. Dapat public. Uploaded to your channel you're appealing. Narrated in English, Hindi or Bengali or feature English or whatever. What to include in your videos? Yan, basahin nyo na lang po yan. No? Ang punto ko dito, pag mag-a-appeal kayo using a video, napakahabang proseso ang gagawin mo dyan. Because you have to follow the format and you have to follow what to include on that video within 5 minutes long. Yun lang po. No? So, kung yan ang gusto mo, mag-appeal ka using a video, gawin mo to. Now, the second option is this. Edit your channel and reapply. Ang ibig sabihin po dyan ng edit your channel and reapply is i-review mo lahat yung videos
na alam mo na reuse. Kasi hindi sasabihin sa inyo ni YouTube o nung reviewer kung ano yung mga video or videos na na-plug nila as reuse content. So it's up to you. If you have 1,000 videos there, you have to look each one of them. Ngayon, kung tatamad-tamad ka, hindi ka maka-reapply. Now, take note. Once you remove a reuse video, mababawasan din po ang inyong watch hours. Remember, to reapply, you have to follow the same guidelines. You must meet the 1,000 required subscribers and the 4,000 required public watch hours. So in this case, sa kanya, itong in-example ko, meron na siyang 4,100 watch hours, public watch hours yan. Pag tinanggal niya ang mga videos dyan, malamang babagsak yan. Yan ang problema. And then you will say you will do the same thing again, you will play videos, mag-aas ka ng help sa mga kaibigan mo to play your videos. Okay? And then you have 30 days para itong reapply na hindi naka-enable after 30 days. Ayan ang sabi dyan. 30 days nung na-demonetize ka, count from that day, 30 days yan, and then mag-trigger itong reapply button. Reapply if you're ready. Otherwise, ayusin mo yung channel mo. I-clear mo kung magre-reapply ka using this channel, this method, edit your channel, i-edit mo yan. Otherwise, if you wanna do a video appeal, mag-appeal ka. It's up to you guys kung anong klaseng method ang gagamitin ninyo para maayos nyo yung problema nyo sa reuse content. Ito lang, edit your channel, mabusisi yan kasi you will never know what videos na pinlag ng YouTube na reuse. It's up to you as creator to find out kung ano yung mga yon at i-delete mo. Or di kaya, sabi nila, i-private mo. I don't know if making it private, hindi pa rin makikita ni YouTube. Sometimes we advise na i-delete mo na lang yung video na yon kasi hindi naman sa iyo. Okay, ulitin ko, you have two options to fix the reuse content. Appeal using or send creating a video. Edit your channel, meaning you have to go all to your videos na alam mo na ayun ang pinaplug na reuse. Whether you delete that or you hide it, it's up to you. Diyan po nagtatapos mga ka-sweet ang ating tutorial about what to do when your channel has been demonetized due to reuse content. Hopefully may natutunan po kayo kahit konti. And don't forget to like, share, and subscribe our channel and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video uploads natin. We'll see you on our next vlog. Bye-bye! God bless!